sirang sorry para hulay para maang sa namin ay Dora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prestayate Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Narayana Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Narayana
Dana Mohana. Namo Shiva Swarupananda, Paramahamsa
So today we'll discuss what state of consciousness or awareness we should be having. Kung ano yung pananaw natin, not based upon our senses, but rather we, the person, the individual, sees to the purified senses and the purified mind and the purified intelligence. Because through learning the science of identity, which is science of who you are, and the wisdom, yung teaching, and the process of chanting the holy names, we become focused in the path that will connect us with what is transcendental, and it's about our relationship with God. Okay? So in this material world, all of us here are conditioned. Kaya yung attachment natin sa mundo na to is connected with how much we have become contaminated with our sinful activities and the intensity of our material desires guided by the modes of material nature. So yung process na fina-follow natin, it's about purifying our heart and our mind. So, have you seen someone who is drowning? Nakita na kayo na nalulunod, masi sa documentary. O kaya yung mga nalulunod sa not real, not hindi tao lang, okay, nasa katawan tao. Di ba pagbaha ko minsan, may flash flood? Yung mga living entities, nalulunod, nawawash out. Di ba nahirapan sila, umiikot sila sa... Nakakita na ba kayo ng flash flood sa inyo? Pag ulan na malakas, yung maliit na creek biglang lalaki. Tapos yung mga living entities, kagaya ng hindi nila alam, nandun sila umiinom ng tubig, biglang nandyan na lang yung flash flood. Okay? Malulunod sila. At habang nalulunod sila, umiikot. Kasi umiikot yung tubig eh. Tapos binabangga sila ng kung ano-ano. Mga kahoy galing sa taas. Habang umiikot, pababa ng pababa, may mga bato, bangga ng bangga sila. So hanggang mawalan sila ng consciousness. Ganun na yun. Hanggang mag-pass away. So, sa sobrang tagal na natin dito sa material world, especially sa conditioning natin dito, lagi tayong fearful, lagi tayong natatakot, lagi tayong may agam-agam sa puso natin. Saan tayo makaka-experience ng walang pangamba? Okay? So, yung paraan na natagpuan nyo ngayon, tayo, dahil arrangement ng Supreme Person ni Lord Krishna na malagay tayo sa sitwasyon na magkaroon tayo ng pagkakataon, ma-purify yung conditioning natin from material attachment, material desires, at sinful activities we did in the past and we're engaging in now. So yung conditioning natin dito, kung ano man yon, if it's connected with the modes of material nature, not guided by the Lord within the heart and parampara or the spiritual master, so mangyari nun, may consequence parate. Okay? Kaya mapapansin nyo, pag nagsimula kayong mag-aral, napunta kayo rito, laging may resistance. Alam mo yung resistance? Hindi lang resistance na physical na lumalabas externally, na pag may chanting, may paraan, may system, o kaya may pagtuturo, meron tayong resistance. Kasi sa conditioning natin, lalo na kung yung mind natin sobrang engrossed sa material world. Okay? May resistance parate. Tapos, ang attitude natin is, lahat ng ginagawa natin, kung wala tayong makukuha para sa sarili natin, parang alanganin natin gawin. Okay? Kasi nga, hindi natin alam kung ano talaga yung makakabuti sa atin bago kayo napunta rito. Ngayon, nakarinig naman kayo ng another
another side of the coin ng ito yung buhay nyo dati, ito yung na-experience nyo. Okay. Parang pag nalulunod ka sa nalulunod ka, naghahanap ka ng ginhawa, hangin, okay? Pero pwedeng nasa katawan ka ngayon at so nalulunod ka o nasa desert ka. Alam yung desert? Alam yung desert? Walang tubig, uhaw na uhaw ka. So naglalakbay ka. Naiinisip mo parati, paano ako magkakaroon ng kaginhawaan, makainom ng tubig, mawala sa init na to? So ngayon, nasa katawan ka na to. Kaya lang, ang problema sa buhay natin, sa buhay nyo lahat, inisip nyo kayo yung katawan. Kaya lahat ng suffering na connected sa katawan, nag-a-identify kayo, nagsasuffer kayo. At hindi lang yon, pag naghahanap ka ng kapunuan sa puso mo, kaligayahan, dahil nag-identify ka sa katawan at yung activity or activities na ginagawa nyo, the activities you're doing, is not connected with the Supreme Person's will and desire. So nasa nalulunod ka rito. Naghihingalo ka, hindi mo alam kung saan. Ka makakaroon ng ginhawa, makahinga. At kung nasa desert ka naman, naghanap ka ng tubig para maano yung maibsan yung init saka yung uhaw mo. Pag nasa jungle ka ng material world, mas nakakatakot. Ang example, dahil sa desert, naghahanap ka lang ng tubig. At kung nalulunod ka, naghahanap ka ng hangin. Okay? Pero pag nag-identify ka sa body, ikaw yung katawan at yung lordship mo, ikaw yung nandito ka sa mundo na to, itong jungle ng material life, mas nakakatakot dahil kasama mo lahat yung mga nasa katawan tao, pero yung relationship nila ay narcissistic or hedonistic. Lahat na nakikita nila pang sarili nila. Okay? So doon ninyo makikita kung ano yung status ng consciousness nyo. Laging ako, para sa akin. Kaya lahat ng ginagawa nyo, kung ano lang yung makukuha nyo. Dahil wala tayong gabay na lahat pala ng hinahanap natin ay galing at ang nagmamay-ari ay ang Supreme Person. At ang dapat gawin natin, makonekta tayo sa kagustuhan niya. Pero dahil nakondisyon ka man na ikaw yung center. At hindi lang yon, nakondisyon ka na rin na akala mo yung extended false ego mo. Nanay ko, tatay ko, anak ko. Intindihan nyo? Na extended na eh. Okay? At ngayon, yung worry mo hindi lang para sa'yo. Yung worry mo, paano ka magkakaroon ng kaharian na yung mga attached ka, hindi rin magsasuffer. Okay? At hindi mo ba napapansin, lagi mo lang iniisip yung extended false ego mo, tatay, nanay ko, kapatid ko. Pero kung titignan mo sa malawakan, lahat nagsasuffer. Pero concerned ka ba sa kanila? Hindi, di ba? Bahala kayo dyan. Pero pag yung sinabi, uy, yung mama ko may problema, may cancer. Inisip mo, paano ko gagawa ng paraan? Natural lang man yun. Pero doon yung makikita na subjective at very yung pagpanaw natin ay puro lang sa mundong kinakagalawan nyo. Okay? What if hindi kayo naintindihan nyo na hindi palagi konektado sa mundo na to? Okay? So ibig sabihin nun, yung the attachment, yung conditioning natin na sobrang attached tayo sa extended false ego, sa body natin, sa mind natin, sa desire, yun ang nagbibigay ng suffering sa atin. Kaya yun ang dapat maging klaro na paano tayo mawawala sa ganung pananaw sa consciousness na yun. Mahirap. Kasi nga, kayo ngayon makikita nyo, ang hirap. Kasi nag-identify kayo sa body. Akala nyo yung realization, you're not the body. Oh, you're not the body, you're not the body. hindi ganun yun. It means you must experience yung stage ng liberation. You must come sa stage na sinasabi nila, Brahma Buddha stage, wherein yung faith mo kay Lord Krishna so strong and your understanding of who you are and you're connected in doing the will of God and not being subjected by the force of material nature to follow the desire in the mind. Paano nyo magagawa yung kung nag-a-identify kayo sa katawan at yung gawain nyo konektado lang sa katawan? Intindihan nyo? Puro ako, paano ako, paano sila, sila.
Eh kung halimbawa, bigla na lang, teng, deng, 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 alis ka na sa katawan. Okay? Napakasakit kasi attached ka sa mga katawan na nakondisyon ka. At inisip mo ikaw yung katawan. Mamamatay ako, mamamatay ako. Diba? Kaya kung wala kayong kaalaman na ganun, wala kayong kaalaman na, kaalaman pala yun. At hindi nyo naintindihan, hindi nyo talaga na-realize, then you'll be drowning in this ocean of material suffering. Kasi lahat ng attachment nyo, lahat ng pandasyon nyo sa buhay, it will be like a rug ba? Nakatayo ka dito sa rug na to. Nakita nyo itong carpet na to? Yan punda. Biglang mahilap. Hulog ka sa baba. Yun ang haharapin nyo. Pero hindi nyo makita yun dahil Maya is very strong. Okay? Maya is very strong. At hindi lang din yun. Sa mundo na to, lahat impluensya ni Maya. Ng three modes of material nature. Kaya lahat ng kasama mo sa jungle ng material life ay kung titignan mo, as much as na-condition sila into thinking that they're God, they're the supreme enjoyer, then you're always in danger. Kasi you will be exploited. Alam mo, exploited? Gamitin ka. Okay? Kaya nga, pag makita mo, pag hindi ka realized person, hindi mo talaga naintindihan yung identity, hindi ka nagme-make progress, wala kang kaalaman, hindi mo nakikita yung action ng isang person. Paano siya gumagalaw? Hindi mo naintindihan kung anong sinasabi niya. Yung physical appearance niya, paano siya nagmamanipulate. Ang katotohanan nun, yung person na yun nakasakay sa machine. To. At control siya ni Maya. Okay? Dahil hindi siya nagsiserve kay Krishna, nasa condition siya by the material energy. So yung kasama mo, controlled by Maya, influence ka niya. Okay? Eh ikaw naman, attached ka sa senses, nag-identify ka, makita mo, uy, hindi mo nakikita yung person. Hindi mo nakikita yung person. Nakikita mo lang form, human form. Okay? Kinakausap ka, nakita mo yung mata. Hindi mo nakikita yung person na pag binalatan mo yung ulo, tinanggal mo yung balat, tinanggal mo lahat. Okay? Yung akala mong siya, hindi pala siya. Okay? Flesh of blood. Anong composition ng body? Mucus. Bile. Alam niyo yung bile? Yung mapait na pag umaga, pag gising nyo, mapait? Sa bile nyo, sa liver, okay? Mapait yun. Tumutulong sa pagtunaw ng kinakain nyo, okay? At pag ano yung nasa loob nyo? Stool. Ano yung stool? Pupo. Tae. Ng katawan. Okay? Urine. Ihi. Tainga. Luga. Ilong. Sipon. Okay? Sa bibig, laway. Tindihan nyo? Pero pag nag-relate kayo, ngumiti sa inyo, ay, ang cute. Yeah? She's very nice. Ganon, di ba? At yung girl naman, I'll try to control her sa mga papilik-pilik na mata ko, okay? Pak-smile-smile ko. Pero ang nangyayari nun, si Maya yon, di nyo nakikita. Yun yung puppet master. Pag nasa material world ka, okay? At condition ka, ginaganong-ganong ka ba? Ikaw naman, nakadikit. Bakit? Yung senses natin nakadikit. Influence ng three modes of material nature. As much na yung katawan nyo, tayo, yung conditioning natin, connected tayo sa material world, then material nature will influence you. You will be identifying me, my body, that form, male, female. Hindi kayo nasa stage ng equanimity. Alam mo, equanimity, nakikita nyo yung spirit soul. Kaya pag nakakita ka, yung mata mo pwede ko man tanggalin, pero makakakita ka pa man din. Intindihan nyo? Intindihan mo, Jagannath Das? Halimbawa, tanggal, pikit mo yung mata mo, nakakita ka pa man din, di ba? Pero hindi mo nakikita yung form. Pero yung, halimbawa, nakaupo ka rito, kaya nakikita nyo yung form ni Lord Chaitanya. Ipikit nyo yung mata nyo, makikita mo pa rin si Lord Chaitanya, okay? Ibig sabihin, kayo yung nakakakita. Hindi yung mata. Intindihan nyo? Pero nag-identify ka man sa body, kaya as much na nag-identify ka sa body, ganun yung experience mo ng suffering. Yeah? Hindi you, kaya ang sinasabi mo, my hand. Hindi mo sinasabing, me hand. May nagsasabi ba sa inyo, me hand? My head. Hindi naman yung sinasabi, me head. Diba? My body. Ibig sabihin, a possession. Pero paano natin hindi nakikita yon? Kasi insensitive na tayo.
Alam mo yung kalus? Alam mo yung kalus? Talyo ba? Di ba, lagi nyo naririnig, kapal na mukha mo! Di ba, ganun? Bati mong dagway, baga naung, di ba? Di ba, pansin nyo? So, limbawa, for example, yung bata na to, pagsasabihan namin, hey, move, don't move. Dahil sobra siyang condition, hindi niya makontrol yung mind niya, okay? Ha? Pero akala niya siya yun. Inaano siya ni Pop. Okay? Naghanap siya ng kaibigan. Kayo rin naghanap ng kaibigan. So si Maya, lalaruin kayo ba? Habang nilalaro kayo, yun ang role ni Maya eh. Para sa mga individual na kagaya natin na nandito sa material world, who wants to imitate God. You want to play God? Then you get kicked by Maya. Okay? Paano ka masisipa ni Maya? You get attached to this world. Because what you see through the senses, ayun ang science. Through sense perception. Alam niyo ibig sabihin ng sense perception? Perception comes from the word perceiver. Perception through the senses. Perceiver, ikaw yung nakakakita. You perceive. Okay? So, alam niyo yung meaning ng through sense perception. Okay? One begins to contemplate. Alam mo yung contemplate? Okay? You look. Wow. Okay yun na. Okay? Parang yung hunter, di ba? Yung deer naglalakad. Sabi na, paglingon niya, di ba? Okay? Then what happened to Jada Bharat? To Maharaj Bharata when he was meditating? Nakita niya yung deer, nakasama niya yung deer. Then, naging na-condition siya kasama parati yung deer. Nag-iisa lang siya. Naging kaibigan niya, na-attach siya sa deer. Okay? At the time maalis siya sa katawan, niisip niya yung deer. So it was because may paraan na there is a process how you come to you get stuck in this world. Kung ano yung consciousness mo, yun yung magiging state ng attachment mo sa mundo. Eh, attach siya sa deer. So mayroong 8,400,000 species ng life. So na-attach siya sa deer. So he was put in the body of deer. Kaya lang, aware siya. Okay? Wala naman difference ang body ng deer saka kayo. Matter pa rin man din yun. So ngayon kayo, naintindihan nyo, you're not a body. Hindi pala akong katawan. Okay? Hindi ako ang katawan. Na-realize nyo, hindi pala akong katawan. Kung si Jada Bharat, na experience niya yung attachment sa deer, nalagay siya sa body ng deer, kayo na may form, human form bang kayo ngayon? Attached kayo sa body, attached kayo sa extended false ego. Okay? Pero hindi kayo, kagaya ng individual na ikaw, di ba? Dahil sa symbiotic relationship mo sa papa mama mo, paglabas mo sa womb, kasama mo parati mama mo, lagi mo naisip mama mo, di ba? Pero dahil may sarili kang will, may sarili ka rin gustong gawin, yung mama mo may sarili rin, attach ang mama mo sa'yo, ikaw, may sarili kang will, gagawin mo pa rin yung gusto mo, di ba? Pero dahil nakasanayan nyo sa buhay na, mama ko, okay? So, na-condition tayo sa ganun. So, wala rin kaibahan yun. Kaya lang, dahil hindi tayo nakaintindi talaga maigi, hindi natin na-realize. Yung real ba, naintindihan nyo? Hindi tayo sensitive, naging, we become engrossed. Ibig sabihin na engrossed tayo ba? Naging kalus tayo na hindi na natin nakikita yung person. Nakikita mo lang yung form, okay? Attracted ka sa form ni Maya. Yung material nature, okay? Halimbawa, makikita nyo conditioning yung attachment. Halimbawa, for example, ikaw, nakikita mo siya, okay? Pagtingin niya sa'yo, nakangiti. Halimbawa, nasunog yung mukha niya, natanggal lahat yung ngipin niya. Pag umiti siya sa'yo, Muralya, matra ka, maawa ka, di ba? Pero yung mind mo, maglalaro. Ang cute, di ba? Siya naman, uy, kaibigan ko, magkakamukha kami, di ba? Pero ang totoo nun, hindi mo nakikita pa paano kami na-manipulate ni Maya. Naintindihan nyo? Is it clear sa inyo? So first, don't ever try to ascend. Ibig sabihin nun, to see Krishna with your mind. Rather, we must first understand, realize yung basic aham brahmasmi. Okay? Yung Brahman realization. Then when you follow the process of purification, chanting of the holy name, Krishna will be the one to guide you. Okay? You're able to see, nakaupo ka, yung may mo sabihin, lakad, tayo. Oh, look at her, di ba? Kita nyo? Yung may niya,
So yung si Maya, hindi niya in control. So ngayon, ikaw, how does Maya control you rin? Kayo, brahmachari man kayo. Okay? Nasa katawan kayo ng lalaki. How does Maya control you? Yung form na ma-attract ka. Okay? Ngumiti sa'yo. Ngumiti sa'yo. O kaya, pinikitan ka. Eh kung bulag yun, nagganon sa'yo, ma-attract ka? Okay? Okay? Kung halimbawa, pinutol yung ulo ni ano, tinanggal yung bao ng ulo ni ano, ni, ng person na to, okay? Na may pangalan Krishna Dasi, tumingin kay Murari Das, tapos ginano niya yung utak niya. Matra ka? Ha? Matra ka? Hindi, di ba? Ibig sabihin, nakakakita ka na dahan-dahan. Bakit nangyari yun? Because of the purificatory process of the holy names. Parang pag madumi yung kamay mo, kailangan mo ng yung tubig, di ba? Okay? Hugas ka, di ba? Habang the more you chant, you follow faithfully, the Lord within the heart, kasama mo, is guiding you. Okay? Because He loves you. Kaya ngayon, makikita mo, uy, itong mundo pala to, I don't belong here. It's the world of Maya, illusion. Ba't ako nandito? Kasi ilusyonado ka eh. Ba't ka ilusyonado? Gusto mo mag-play God. Gusto mo mag-enjoyer. Pero hindi ka self-sufficient. Okay? Okay? Halimbawa, para maging klaro sa inyo. Okay? Ano yung pinapakita nila parate? Okay? Ano? Halimbawa, yung mga tao nasa isang lugar ng madilim, may music. Tok-tok, tok-tok. May pole dancing. Alam yung pole dancing? Nakakita man kayo ng gano'n, di ba? Minsan lumalabas, pole dancing. Yung pole, nagsasayaw. Di ba? Nagsasayaw sa pole, pabaliskad-baliskad. Halos wala ng damit, di ba? Di ba? Yung breast, wala rin bra. Saging na, di ba? Magganong-ganon. Halimbawa, pumunta yung devotee doon. Binuksan yung ilaw. Dala-dala yung mga ilaw ni Richard. Di ba? Oy, gikan ko sa funeraria. Okay? Dala na ako niyo? Unsa man na? Hawak niya yung breast. Yung suso ba? Tay bala mo ka na nagana-ana diya, kinina o? Dugo. Ma-enjoy kaya nila? Ha? Pero through sense perception and the influence of the modes of material nature, you think you're the body. Wow! Di ba? Kung hawakan mo yon, may enjoy mo kaya? Pisilin-pisilin mo, magawas ang dugo? Okay? Ngayon, may kagaya ng person dito sa ano, person ngayon, dati talagang yung ano niya, yung pampakina, ngayon may cancer of the breast. Alam yung cancer of the breast? Nung bata pa kayo, pinapadedicate ng mama niyo, okay? Gatas. Ngayon, uy, pag hawak, may tumor. Pag gano'n niya, uy, sa tumoy mo gawas man nana. Nana ba? Ano yung nana? Dugo na nabubulok. Kasi yung virus, kinakain na, dinidestroy na yung cell. Alam niyo yung experience, meron akong kaibigan, nagkaroon siya cancer of the breast. Hindi ko na sabihin pangalan niya. And, sa hospital siya for months, okay? Kasi yung suso niya na dugo, yung flesh, dinidestroy na ng cancer virus. Alam niyo yung system ng virus, di ba? Paano yung virus? Non-living yung virus, pero kaya niyang i-confuse yung cell na mag-produce siya ng cancer cell. Intindihan niyo? Ganon din yung COVID, okay? Virus, okay. But anyway, to the point, nangyari yung breast niya na bubulok, okay? Gross nga lang. Nabubulok. Okay? Dahil infected na yung dugo, nabubulok, nagnanana eh. Ang baho. Hindi lang yun, napakasakit. Ikaw, naka-experience ka man ng tiil mo, lapit maputol, kay bulok na bakterya, di ba? Sakit. Imagine mo, kung yung may suso ka, gikao na, nagnana. Di ba? Walang gusto lumapit sa'yo kasi baho kayo. Okay? Nakita nyo yung baho, bulok na itlog, mabaho pa dun. Tindihan nyo? Pero paano ka tinitrick ni Maya? Sense perception.
You identify with the body. Pag ginanong ka ng, ginanong ka ni, tumingin sa'yo si ito, manipulative. Love me, serve me. Ganun ka ng kanya. Ikaw naman, ay, can't you? Pero tanggalin mo yung mukha niya. Siper. Kung sama na, asay mo mata. Kuhaon mo yung mata niya. Di ba? Di na nyo? But that is not enough to protect you. Realizing yung nature ng material body, it's not enough to protect you. What will protect you? To connect what is eternal nasa buhay nyo, nasa puso nyo, which is to connect your love, your heart, with what is transcendental, eternal, your relationship with Krishna, to be in Vrindavan. And that is achieved when you have someone who is the representative of God, who is a close friend of Krishna. Because through His mercy, by following His instruction, Krishna is pleased. Alam niyo, Krishna is pleased? If you follow, halimbawa, dito sa Philippines, dumating yung ambassador ng Russia. Di ba? Okay, China na lang. Siyempre, pagdating ng ambassador ng China, ibig sabihin ng ambassador, representative ng country ng China. Okay? Nire-represent niya yung... Eh, pag dumating siya rito, pagdating niya, wala man lamang nagtagpo sa kanya. Di ba? Wala man lamang pagdating sa ano, ni walang kotse. Okay? Pagdating niya, ba't walang tao? Okay? Yung ambassador, representative ng China, na pwedeng magsabi sa, you know, nakipag-deal ako sa Philippine government, bigyan natin sila ng libreng, you know, vaccine. Hindi lang yun. Ayusin natin yung mga kalsada nila. Pero pag dumating siya, pag report niya, unaunsa ka man, ano na, unsay na itabo din mo sa Pilipinas, pag-ato ni mo, wala pag-abot na ako, ni tricycad wala. Okay? Naunsa ka man, wala, uhaw kayo ko, pagbaba. Sige, bira sa ako. Sir, diri ka sakay, diri ka sakay. Okay? Nasabi niya, uli na lang ko. Ching, chong, 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 okay? Uli siya, pag-abot. Siyempre, nandun na yung mga, ano, China, Chinese government. Sino ba yung Chinese, ano ngayon? Si, yung pinaka-leader nila, okay? Emperor actually yun eh. Siya yung prime minister. Naunsa ka dito? Di pa si pala ko nila. Ha? Ngano? Wag ko ipakawon. Way sakyanan. Way puyuan. Uli na lang ko dayon. Okay? Intindihan niyo? When the representative of Krishna comes here, it's not like that. It's not what you deal with this material world. Because it's a world of love and devotion. You're in front of Krishna. Okay? When you have a bona fide spiritual master, you're in front of Krishna. Okay? You experience what love is, you experience how you're being cared. Okay? So if you follow His instruction, then Krishna is pleased. Naintindihan niya? Pero kung inisip niyo, ah, diri lang ko muna. Magyakap ko, magdance muna ako ng dance of death. Okay? Alam yung dance of death? I was dancing with my lover. Hawak-hawak niya yung katawan. Waltz, di ba? O kaya, passion. Yeah. Tango, okay? It takes two to tango, okay? With Maya. Tango. Okay? Meron din music ng yung sa Amerika. Ano yung music? Marami lahat. Yung sumasayo. Lahat tumatalon. You dance with Maya, okay? You're being pulled by Maya and you're attached to this world. Is it clear sa inyo? Kaya masisabi mo, I'm not the body, I'm not the body. Who cares? Pag makita, I'm not the body, pero yung heart mo nasaan? Saan yung attachment mo? Saan yung contemplation mo? Okay? Saan yung attachment mo? Pag sinabi ng mind, yung desire ba? Ng mind, okay? Yung nasa mind yung desire. Bigyan ka ng, uy, ikaw, halimbawa, ikaw yung gisugo na mutagbo sa ambassador, okay? Sa ma-desire mo, sinabi ng mind mo, uy, agi muna dito sa loto, magpatad, okay? Pag, alas 7, kailan tagbuon ni mo to, dala ni mo limusin, para ka muna ba, okay? Pag abot ni mo, alas 10 na, asa ang ambassador, okay?
Balik na uli, okay? So ganun yung situation natin. Maya can trick you. You come in contact with God's representative and you don't see Him. Okay? You don't see Him. Hindi nakikita nyo sa mata nyo. Belat. Hindi ganun. Okay? You don't see Him. Why? Kasi we are desire-driven and the modes of passion has covered us and Maya is now the puppet master. Okay? And those individuals who are servants of Maya's, they are all agents of Maya. Okay? Makita mo eh. Paano? Serve me, love me. Okay? I'll give you happiness. Okay? Look at my breasts. What do you have? Okay? I'll give you this. What do I get? Okay? Tindihan niya? It's completely different. Even sa material world, you see the relationship of the mama with the baby. Maiyak yung relationship, painumin niya ng gatas. Okay? Pero sa, kasi yung may, yun ang pinakamalapit sa care and love, mother's love. Okay? Pero sa mundo na to, when you identify as the body, kaya nga, laging, katanggap-tanggap na ba ako? Okay? Parang yung, di ba, nakikita yung competition. Halimbawa, Miss Tampilison! Okay? Walking on the stage, okay? With a high heel, 10 inches high. Tapos, ang competition naman, alam niyo yung karang na patungan na ganun. Ba? Wala kayo. Ganun kataas? Tapos, okay, lahat nakatingin, ay, kaya niya magbaklay. Nang, taas kayong high heel. Pag-ana, nabali, dugdagma, agay. Eh. Tapos, murag wala lang. Ganun yung mundo natin. We try to show, we identify with the body, tapos ang idea natin, okay, this is what I got. You know? Follow me, serve me, love me. Okay? Manipulate. But, siya yung center. In any capacity tayo, mayroon din tayong ganong lordship. Kasi, we, the living entity, in quality, we have the same qualities as God. But ang difference is that we're not self-sufficient. We're divine, transcendental. Okay? And love is inseparable from Him. Okay? So, naintindihan nyo? So, while you're traveling in this body, maraming dyan na, parang pag naglalakad kayo sa, di ba, pupunta kayo, halimbawa, papasok kayo sa halimbawa, sa Tampilisan, di ba, mayroon doon parang food court. For example, pag-agi nyo na, sesa-sesa, lami diri ang basuhi, diri ka sir, lami diri ang RM, okay? Lami oh, lami, bago init ang kanun, barato lang, take on. Lahat nagsasabi, look, ikaw naglalakad, walang laman yung tiyan mo ba? At wala ka rin pera. Pera mo, pambili lang. Kailangan umuwi ka dahil wala ka pera eh. Pamasahe lang, pauwi. Lahat nandun. Kaya nakita mo, sir, lamini. Okay? Di ba? Nakita ba niya yan? Pero hindi mo nakikita. Kuya, lisod ang kinabuhi. Imbeno ang kinabuhi. Uli ka, pagdating sa bahay, dong, waka pa naglungag, waka kaunon. Okay, wa pa nakauli, papa. Wala tapampalit. Okay? Nadeabaw. Yun ang mundo rito ni Maya, okay? You're running after a mirage. Alam yung mirage? Kala nyo tubig, okay? Kaya si Maya nandyan, sasayaw-sayaw. Pearly shell from the ocean. Ikaw naman, parang aso yung aso. Pero hindi ka embarrassed. Alam mo yung embarrassed? Hindi ka nahiya. Kasi baga naman na nawong. Alam mo, baga ka naman. Pag sinabi sa'yo, bati may yung batasan, dito ka na masuko. Ako, bati akong batasan. Ba? Pero pag sinabi, baga, hindi mo na nakikita yun ha, pag sumasayaw, pearly shell, kagaya ng girl na to, di ba? Nasa katawan ng bata.
Pero hindi niyo alam, minamanipulate siya ni Maya. Agent siya ni Maya. Kaya makita niya si Moraridas, pagtingin na kikirtan, tingin siya. Okay? Moraridas naman, kisi-kisi. para aso, master, master, master. Is it clear sa inyo? Na there's a force. Okay? You laugh kasi embarrassing, di ba? Di ba? Para bang pumasok ka sa isang lugar, party, di ba? Paglabas mo, naka-brief ka lang pala. Pag-ilaw, huy! Balik ka sa iyo. Ah, nitinan niyo? Yun ang mundo ni Maya. Nakakatawa, pero nakakalungkot. Napakasakit. Kaya, maririnig ka niya, Kuya Eddie. Lalo kanta na yun? Di ba? Dear Kuya Eddie. Napakasakit. Okay? Napakasakit. Okay? Kasi pag yakap mo, wala man pala. Lalo na kung, halimbawa, sanay ka ng Let's Dance Waltz. I was dancing with my partner. Eh kung may cancer yung breast, nagnananabaw kayo, kaya ba niyo sumayaw ng gano'n? Kaya niya? Okay? Tapos halimbawa, dati, nung pagkita mo sa kanya, murag cute. Pero karon di na cute. Nakakata-cute na. Kaya kasi nasunog yung muka, tapos nagda-dance kayo, nakikita mo yung mata, gumagano. Wala na nga mata eh. Di ba? Bungo na lang. Sa dance kayo pa ng, alam yung sayaw na nila ng ano, yung sa American dance, yung sayaw-sayaw sila pareho. Parang talon-talon. Eh kung halimbawa, galing lang siya sa operation, gitahi diri ba? Sabay na abrihan ng nahulog ang baho sa ulo niya. Kita ni mo utok. Sa sayaw-sayaw, gumagalaw. You laugh, pero it's embarrassing for the living entity. Okay? So, agad na lang tayo. So, intindihan niya? So, don't be tricked. Kasi si Maya, there's always a bait. Ba? Alam niyo bait? Pag nangisda, pain ba? Di ba? Pain natin. Unsa ihatag na to, ang isda, atagan na to, bulati. Okay, bulati. Ulod ba? Wati ba? Tusok mo. Yung isda naman, uy, wati, nag-ana-ana o. Pero naawati, dili, wati. Plastic lang. Akala niya, uy, wati. Pagkali niya, plastic pala. Pag-ana, paakdain diri, alsa siya, uy, naata-iprito sa balay. Yun ang mundo natin dito. Chewing the chewed. Ano yung chewing the chewed? Para mas madali. Halimbawa, ito kasi identify man tayo sa body, okay? Namatay na yung body, nag-breakdown na yung body, okay? So yung form, bago na naman. Bago na naman ba? Bago na. Kasi bago na. Halimbawa, yung mukha niya, bago. Kasi from childhood, parang bulaklak ba? Bago, okay? Pero nakakita kayo ng bulaklak doon, luma na. Lanta na ba? Di ba? Bago. Okay. Okay? Isip niyo, wow. Pero nakikita mo lang yung form. Okay? Yung dead body lang nakikita mo. Tapos akala mo yun yung person. Kaya nga, nakita niyo si Mr. Miyamoto, scientist yun, bright. Namatay ang asawa, umalis. Di ba? Isip niya, wow, dikta magbulag. Okay? Gembalsama rin niya ang lawas. Butang niya ka ng trahe de boda ka ng minyo sila 50 years ago. Kaya pag uwi niya, honey, arigato. Okay? Sayonara. Okay? Hatag niya ang flowers. Sleep siya. Yakap niya habang natutulog. Okay? Ha? Okay? Nakintindihan niya? So, be intelligent, okay? Because if you're not intelligent, and you, ang point ko, kung yung ambassador kanina, kung yung representative ni Krishna, best friend ni Krishna, dumating, hindi nyo nakita, o nakita nyo, pero hindi nyo tinake yung opportunity, makinig sa kanya, yung gift niya, to connect us with the Krishna, friendship with Krishna, service of to Krishna, hindi nyo nakita, kasi si Mayan, duman kayo, yakap-yakap nyo ng
yung dead body. I was dancing. I am dancing, hindi was. Yakap-yakap sa init, sa lamig, ang patay na katawan. Eh kung may cancer, di ba? Hindi mag-toothbrush, baho kayo. Pero condition ka naman, yakapin ang bagay na nabubulok. Bright. Okay? Haribot. Namo Siddha Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prastaya Te Krishna Nayanya
Dayalu, Ananda Paramahamsa. Krishna prasthayate.